Official nang i-release ang bagong signature shoes ni Anthony Edwards. Mga December 16 nata yun. May price tag na $120. Nasa 6,000 pesos yun pataas dito sa Pilipinas. So, nung pinakita nga yung sapatos dati ni Anthony Edwards, mixed reaction ang mga fans doon. Dahil nga, nung mga nakaraang nilabas din na signature shoes, yung design medyo parang generic sa kanila. So, ang ginagawa kasi Kalimitan, nakabuild talaga sa mga player yung signature shoes sa mga big three brand. Kung sinong player ang gagawa nila ng signature shoes, nakabuild talaga sa kanila yun or sila ang magkakaroon ng advantage. Parang kay Steph dati, nung gumawa ang Under Armour talaga ng sapatos para protektahan yung mga paa niya. Dito naman papasok yung feud ni KD at ng Adidas sa Twitterverse. Tinanong kasi ng Nice Kicks kung isusuot ni KD yung sapatos ni Anthony Edwards. Nag-reply agad si KD doon na hindi niya isusuot yung sapatos na yun. Sumagot naman din ang Adidas na magre-retire na rin naman si Kevin Durant. Agad dinilit ang comment na yun at hindi naman alam kung yung reply ba na yun ay galing sa isang anonymous admin ng Twitter account ng Adidas. Agad nilang pinalitan yun na dapat burner account yung ginamit nila. Nagsimula kasi yung feud na yun sa tanong ng Nice Kicks dito kay Anthony Edwards kung sinong NBA player ang gusto niyang makitang isuot yung sapatos niya. Agad naman sinagot yun ni Edwards na si Kevin Durant. Kahit pa inacknowledge ni Edwards na Nike sponsor si Kevin Durant. At yung naging response ni KD online, meron pa mga dahilan yun. Nagawan ko na to dati. Meron kasing tinatawag na politics ng mga signature shoes sa NBA. Ito yung unwritten rule na hindi gagamit ng isang signature shoes ng isang superstar ang isang player sa isang team. For example, isa kang player sa isang team tapos yung suot mong sapatos, signature shoes sa kalaban na team at karibal mo pa. Ngayon, karibal ng Suns yung Minnesota. So medyo magulo lang yung mga wording ko doon. Ito na lang yung isa pang example. Si Kevon Looney, sponsor siya ng Adidas. Yun talaga ang brand na ginagamit niya dati. Nung nakita ni Draymond na Adidas shoes yung nasa locker nitong si Looney, inakala niyang James Harden shoes yun. Sinabihan niya si Kevon Looney na hindi niya pwedeng gamitin yung sapatos si James Harden dahil nga karibal nila ang Rockets at pati si Harden. Kinuha ni Draymond ang sapatos na yun pero ang sinabi ni Harry ng Tugma, hindi Harden shoes yun kundi Dame. Kahit si Jordan Bell dati sinabi niyang hindi niya alam na meron palang ganon sa NBA kahit sinusuot niya yung PG-13 ng sapatos. Ito pa kasi yung isa doon, hindi mo alam kung nangiinis yung Nice Kicks dito kay Kevin Durant dahil imposibleng hindi nila alam na may lifetime deal si KD sa Nike. So hindi pwedeng magsuot si KD ng ibang brand ng sapatos during games. Pwedeng mag-caution kay Kevin Durant ng lifetime deal niya dito sa Nike kung isusuot niya yung ibang brand. Dahil ang mangyayari noon, parang ipinromote ni KD yung karibal na brand ng Nike na wala naman siyang kontrata doon. Isa pa, sinabi rin naman ni KD dati na hindi siya fan ng mga superstar or NBA player na nakikita niyang suot yung sapatos niya bilang isang competitive advantage. Kung merong signature shoes na pwedeng subukan si KD, ito yung sa ka-teammate niya, si Devin Booker, dahil pareho silang Nike sponsor. Pero sa inyo, alin yung mas okay, yung sapatos ni Edwards or yung kay Booker?